Dadako na po tayo sa pagbibigay. Amen. Pero bago po tayo dumako, ako rin po, nais ko po magpasalamat sa Lord. Kasi, di ba, lumipas na naman yung isang mapagpalang taon. At alam ko po, ang darating na taon ay higit pa po na pagpapala po ang darating sa ating mga buhay. Amen. Kaya nung ako nagpapasalamat sa Lord kasi nakita ko sa buhay namin, sa buhay ko, na malayong-malayo na rin po talaga ang ginawa ng Lord sa aking buhay. Kasi nga, di ba, kada New Year, di ba, merong kainan. Habang nagluluto ako, talagang naiiyak po ako. Amen. Kasi, pinaalala sa akin ng Lord nung mga time na, diba, nung bata pa ako na halos talagang walang-wala, hirap na hirap sa buhay, na halos tasty lang at margarine at saka Nescafe, okay na. Napakasaya na ng buhay namin noon. Yung bang ang pakiramdam mo mayaman ka na, yung ganon. At saka minsan kapag talagang walang pera, magagadgad ka lang ng kamuting kahoy. Amen. Tapos with matching dugo pa. Kasi minsan pag nagagadgad yung kamay mo, andun yung dugo, praise God. Kaya habang nagluluto ako, talagang naiiyak po ako kasi makikita mo andun yung nagbilitsyon sila, nagbabarbecue, nagmanilutong masasarap, iba-ibang prutas. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo. Napakabuti mo po talaga. Kaya salamat sa Panginoon, hindi lamang sa pagpapala, kundi sa bagong buhay, sa kaligtasan, na higit sa lahat yung nakilala natin siya. Yun po ang tunay na ipagpasalamat natin sa Panginoon, higit po sa lahat. Kaya sa Diyos lamang po ang papuri. Amen. Sige po, dadako na po tayo sa pagbibigay. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sige po, buksan po natin, samahan niyo po ako. Sa Nehemiah 10 verse 35 hanggang 37. Basahin po natin. Taon-taon kami rin ang magdadala sa bahay ni Yahweh ng mga unang ani ng lupain at unang bunga ng mga punong kahoy. Amen? Baba po kayo sa verse 37. Magdadala rin kami ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at ang unang bunga ng bawat punong kahoy. Magbibigay rin kami ng ikapo ng mga inani sa aming lupain. Praise God! Napakalinaw po sa binasa natin. Amen? Na tayo po ay magdadala ng ating mga ikapo at handog at ang ating mga unang ani. Unang bunga ng ating ani. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kasi noon, dinadala nila yung mga punong, bunga ng mga punong kahoy, mga hayop, ganon, niyahandog nila. Pero po sa panahon natin ngayon, di ba, iba na po. Tayo po ay naghahandog na ating mga salapi ng ating mga buhay. Amen. Kaya po, dito pinapakita po dito na sila'y naghandog, tayo rin po ay maghahandog at magbibigay din po ng ating mga first fruit. Amen? Excited na po ba tayo sa ating mga first fruit? Amen? Sino po excited na? Amen? Anak, dapat excited po tayo lahat. Kasi ako po excited po talaga. Kasi alam ko po na panibagong pagpapala na naman ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Iniisip ko, ano kaya ang regalo na naman ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya po dapat po excited po tayo. At saka po sa ating mga ikapo, sa mga kapatid ko po na alam naman po natin, di ba, dumating po yung time na tayo po ay nag-bonus. Tumanggap ng ating mga 13-month pay. Amen? Alam ko po na dapat po lahat ng tinatanggap natin, lahat ng dumada po sa ating mga kamay, lahat ng salaping dumada sa ating kamay, lahat po dapat yun meron ng Panginoon. Amen? Dapat po, ibinibigay po natin sa Lord kasi alam naman po talaga natin na ang pagpapala nandun po talaga.
andun po talaga sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya huwag po natin hahayaan na hindi po natin ibibigay. Kasi, totoo po yung sinabi ni Ate Nemia nung anniversary natin na huwag po natin hahati-hatiin. Amen? Huwag po natin hahati-hatiin ang ating mga first fruit. Kasi po, ako po, ginawa ko po yun noong nakaraang taon. Talagang hindi po ako talagang nagtiwala ng lubos sa Lord na hinati-hati ko po tatlong hati. Kasi inisip ko yung paano na kami, paano na kakain yung mga bata, yung pagpasok. Pero ngayon, alam niyo po, matapang na po ako na ibigay po ng buong-buong aking first fruit. Kasi ayoko na pong mangyari yung nakalipas na pagdating sa merong may sakit na ilalabas natin ang pera natin. Amen? Aminin po natin yun na nung nagkasakit ang mahal namin sa buhay, kulang-kulang 30,000 na ilabas. Pero pagdating sa Lord, tingi-tingi. Amen? Tapos, dumating pa yung time na nagkasakit ang bunso ko, si King. 20,000 plus nang lumabas kami ng ospital na ilabas. Pero pagdating sa Lord, tingi-tingi. Hindi pa rin natapos na nadisgrasya siya. Bumili ako ng bagong doorknob. Sinunod pa naman yung kamay. Pinasok ito, ginawang sing-sing. Sa sobrang katarantahan ko, dinala ko sa Medical City. Di ko alam na meron pala, ano ba yun, yung orthopedic, ganun-ganun. Dinala ko doon, pinasok ko ng alas 3 ng hapon, umuwi kami ng alas 11 ng gabi, kasi inoopera, inalis. Tapos, paglabas namin, kinuha ng doktor, 24,000 sa akin. Kaya sabi ko, ayoko na mangyari yun. Pagdating sa Panginoon, tinitingi-tingi natin. Huwag natin itingi-tingi. Kasi, yun nga, pagdating sa meron may sakit na ilalabas natin yun. How much more sa Lord na nagbibigay sa atin ng biyaya, ng pagpapala, kalakasan, kalusugan, nagpapala sa atin sa lahat ng area ng ating buhay. Kaya po, huwag na huwag natin hayaan na hindi natin ibigay sa Panginoon. Kasi, ang Diyos talagang ibinibigay natin ang may katapatan ng ating mga tithes, offering, first fruit, pledge natin sa Panginoon. Alam naman natin kung saan napupunta. Amen? Alam natin na bago ang ating drum set, mayroon tayong bagong camera na ginagamit. At kapag tayo nagbigay lahat ng ating mga first fruit, tithes, offering, nagbigay tayo ng may katapatan. Sabi ng lingkod ng Diyos, magkakaroon tayo ng aircon. Di ba napakasarap na habang tayo sumasamba, napakalamig ng pakiramdam natin. Praise God! Kaya sa Diyos lamang ang papuri talaga. Amen? Kaya po, ibigay natin ang may katapatan ng ating mga tithes and offering. At yung mga regalo natin sa lingkod ng Diyos, huwag po natin kalilimutan. Yung mga love gift po natin para sa Kanya, ibigay din po natin. Kasi, ang sabi nga sa Galatians 6:6, bahagi na natin ng biyay at pagpapala ang mga nagtuturo sa atin. Amen? Kaya po, huwag po natin itong hayaan na hindi natin maibigay sa Panginoon sapagkat ang Diyos po, hindi nagkukulang po sa ating mga buhay. Tunay pong napakabuti at napakadakila niya. Sige po, ilagay na po natin ang ating mga offering bucket dito. At, paikutin na lang natin ang ating mga yellow bag para sa mga iba na natamad ng tumayo. Lapitan na lang po natin sila. Amen.